Magandang gabi po sa inyong lahat, Sir PB. Narito na po yung karugtong ng aking kwento tungkol sa aking naranasan noong kasalukuyang naninirahan pa kami sa probinsya ng misis ko. Isang pangyayari sa buhay ko na kahit ako ay hindi makapaniwala na akin iyong mararanasan. Isinama nga po ako ng pinsan niya na si Rene sa Karatig Bayan upang magtrabaho. Pero pangalawang araw pa lang namin doon ay may nangyari na kaagad na hindi maganda. Ang totoo po, noon lang ako nakaranas ng nakakatakot na pangyayari sa buhay ko. Noon lang din ako nakakita ng tao nagtataglay ng kakaibang mata. At di ko talaga inaasahan na magtatamang aming mga paningin nang sumilip ako doon sa siwang. Pagkat nakasilip na rin pala ito doon. At napaisip ako dahil parang ang bilis naman itong kumilos. At naroon na kaagad sa gilid ng barracks namin. Kaya sinabihan ko si Rene na kung maaari ay siya na magpatuloy ng ginagawa ko. Nagdahilan na lang ako na bigla akong gininaw at parang lalagnatin. Ginawa naman ni Rene yung ipinakiusap ko at siya na nga nagsaing at nagluto ng ulam. Sinabihan niya ako na magpahinga ng mabuti dahil hindi raw ako maaaring magkasakit pagkat wala siya makakatulong sa mga gagawin kinabukasan. Marami pa naman, sabi pa nito. Sinabi ko naman na baka dahil sa ginawa kong pagbabasa nang maglinis ako ng katawan. Dapat nagpahinga pa ako ng kahit isang oras, sabi ko naman. Pero ang totoo ay natatakot lang ako at ayokong lumabas ng aming barracks. Di pa rin kasi mawala sa isipan ko yung nakakatakot na nakita ko. Nang sumunod na araw ng mga mag-aalas tres na ng hapon, ay dumaan muli yung babae na nagtitinda ng merienda. At parang asong di maihi si Rene. Excited na excited yung loko. Sinabi pa niya sa babae na kanina pa raw namin ito hinihintay. At idinamay pa ako na sabi ko na lang sa aking sarili. At pumili na uli ito sa paninda ng babae. Kakaiba talaga yung kanyang ganda. Hindi nakakasawa. Kung kaya hindi ko rin maalis yung pagkakatitig ko sa kanya. At bigla na naman itong sumulyap sa akin. Nagtama yung aming paningin. Iiwas pa sana ako pero huli na. Kung kaya ngumiti na lang ako. At nagulat ako nang gumanti din ito sa akin ng matamis ng ngiti. Maya-maya ay nakita kong papalapit na sa akin si Rene. Kung kaya binawi ko na ang pagkakatitig ko doon sa babae. Baka kasi mapansin niya ako at kung ano pang sabihin nito sa pinsan niya. Baka malintikan ako. Ipinahawak nito sa akin yung kanyang binili at nagpaalam na magbabanyo lang daw siyang sandali. Pagkaalis ni Rene, ay biglang lumapit sa akin yung babae at nagpakilala ito. Ako nga pala si Magda, sabi niya. Efren, tugon ko naman. Sabi niya, kung gusto ko raw ay magkita kami mamayang gabi sa may nagsang daan para mas makapag-usap daw kami ng matagal. Mabilis naman ang naging sagot ko at pumayag ako. Sinabi kong darating ako. Hintayin ko lang na makatulog ang kasama ko, sabi ko sa kanya. Sinabi naman niya sa akin na huwag ko raw tagalan at baka mainip siya sa paghihintay. Sinabi ko namang hindi at bago mag-alas 9 ay lalabas na ako ng bahay at nagpaalam na ito. Pagbalik ni Rene ay tamang-tama naman na nakaalis na si Magda. At panay na naman ang puri nito doon sa babae na para bang gigil na gigil ito.
Di ko rin alam kung bakit napauo ako kay Magda. Mahal ko ang asawa ko at loyal ako dito. Pero nung mga sandaling iyon, para bang wala ako sa aking sarili na pumayag sa kanyang gusto. Napakaganda kasi nito at parang ang hirap niyang tanggihan. Para bang ayaw mo na magtampo ito o magalit. Bigla naman akong tinapik ni Rene sa balikat at sinabing ano raw ang nangyari sa akin at bakit bigla akong natulala. Sinabi ko sa kanya na wala, may naisip lang ako sa kanya. Kinagabihan, inintay ko lang na makatulog si Rene at lumabas na ako ng bahay. Maaga talaga kaming natutulog dahil sa wala namang ibang mapaglilibangan doon sa barracks namin. At nang marinig ko nga itong naghihilik na, ayun ang pagkakataon na inihintay ko. Kung kaya dahan-dahan na akong lumabas. Madali itong nakakatulog at tulog mantika. Kaya malakas ang loob ko na hindi ako nito mamamalayan. Dala ang luma kong cellphone ay nagpunta na ako sa napag-usapan naming tagpuan ni Magda. Alam ko yung sinasabi niya dahil nadaanan namin iyon ni Rene. Pinailaw ko yung flashlight ng cellphone ko na yun lang naman ang tanging gamit noon doon dahil wala namang signal sa lugar. Madilim nung pagkakataon na yon at dahil sa probinsya kung kaya ang lamig ng simoy ng hangin. Nanunood talaga sa aking kalamnan. Ilang minuto din akong naglakad bago ko narating yung tinutukoy ni Magda na nagsangang daan. Pagdating ko doon, ang buong akala ko ay naroon na siya at naghihintay na sa akin. Pero nagkamali ako. Dahil walang ibang naroon. Napakatahimik. Natanging mga huni lang ng kuliglig ang maririnig. Pati na rin yung paminsan-minsang paghuni ng kwago. Maya-maya ay nakarinig na ako na may paparating. Kaagad ako napating kayad at sinipat yung paparating na yon. Sa hubog at figura pa lang ng tamaan ng liwanag ng aking cellphone ay nasiguro ko nang si Magda na nga ang dumating. Ilang di pa ang kanyang layo ay nakita kong nakangiti na ito. At lalo talagang lumilitaw ang kanyang kagandahan sa tuwing siya ay ngingiti. Nang malapit na siya sa akin ay inabot niya ang kanyang kamay. At akin naman iyong hinawakan ang lambot ng kamay niya. Ang kinis pa na sabi ko pa sa aking sarili. Pakiramdam ko ay parang biglang sumulak yung aking dugo. Biglang uminit ang aking katawan. At parang hindi ko na talaga mapigilan pa yung aking nararamdaman. Kung kaya hinawakan ko siya sa kanyang bewa at marahang inilapit pa sa akin. At mariin ko siyang hinagkan. Medyo nagulat naman ito sa akin at sinabing ang bilis ko naman daw. Mag-usap daw muna kami. Magkwentuhan. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ko na kayang pigilan pa. At saka alam mo naman na tumakas lang ako sa kasama ko. Mamaya na lang tayo magkwentuhan pagkatapos, sabi ko sa kanya. Sinabi naman niya sa akin na akala ko ba ay mantika kung matulog yung kasama mo. Kaya hindi ka noon mamamalayan. Bigla ako nagulat sa kanyang sinabi. Dahil wala naman akong binaabanggit sa kanya tungkol doon. Paano niya iyon nalaman? Kaya bigla ko siyang tinanong kung paano niya iyon nalaman. Sinabi naman niya na sinabi ko raw sa kanya, ikaw talaga, makakalimutin ka. Kakasabi mo lang nalimutan mo na kagad. Sabi nito na para bang siguradong sigurado siya na akin nga yung sinabi sa kanya. Pero kahit anong isip ang aking gawin ay wala talaga akong matandaan
na sinabi ko yon kay Magda. Pero binaliwala ko na lang dahil sa iba nakatuon yung aking atensyon. Muli ko siyang idinikit sa aking katawan at hinalikan. Nagpaubaya naman ito. Pero maya-maya ay narinig ko siya nagsalita at sinabing wag daw doon. Lumipat daw kami ng pwesto. Iminungkahi ko naman sa kanya na baka pwede sa bahay nila. Pero sinabi niyang may kalayuan yung bahay nila mula doon. At nang makalayo na kami sa daanan, ay bigla na niya akong hinila. Nahiga kami sa damuhan, ang lambot ng kanyang katawan at ang nipis ng kanyang mga labi, ang sarap niyang halikan. Pinansin ko pa yung suot niyang hikaw at sinabing yun ay sagabal. Nangiti lang ito at ipinagpatuloy na namin yung aming ginagawa. Nang matapos kami ay saka kami nag-usap habang nakahiga sa damuhan. Marami siyang mga ipinagtapat sa akin pero hindi ko alam kung totoo ang lahat ng iyon. Pakiramdam ko ay ako na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Pagkat napakaganda ni Magda at ako ang nakauna sa kanya. Isa siyang berhen. Kinaumagahan na nagtatrabaho na kami ay palagi akong pinapansin ni Rene. Parang malamya daw ako at wala sa sarili. Kaya tinanong niya ako kung may sakit ba raw ako. Sinabi ko namang wala. Kulang lang kako sa tulog dahil sa dami ng lamok. Pagdaday lang ko pa sa kanya. Sumang-ayon naman ito dahil totoo naman yung aking sinabi. Pagkat ang daming lamok talaga sa lugar na yon. Kinahaponan ay dumaang muli si Magda. At tulad ng dati ay bumili kami ni Rene. At pasimple lang kaming nagsenyasan ay nagkaintindihan na kagad. Kaya ganun uli ang ginawa ko. Inantay ko lang na maghilik si Rene at pasimple na ang lumabas ng barracks namin. Nagkita nga uli kami ni Magda at may nangyari ulit sa amin. Habang nagkukwentuhan kami na nakahiga sa damuhan, ay laking gulat naming dalawa nang bigla na lang sumulpot si Rene. May alam na pala ito tungkol sa nangyayari sa amin ni Magda. At para itong wala sa kanyang sarili na sinabing siya naman. At tinuhubad na nito yung kanyang pangibaba. Kung kaya pinigilan ko ito at sinaway. Pero nagpumilit pa rin siya at balak na gahasain si Magda. Kaya sinabihan ko si Magda na umalis na habang hawak-hawak ko pa si Rene. Nang nakaalis na si Magda, ay doon palang medyo humupa si Rene. Pero masamang masama pa rin ang loob nito at galit sa akin. Pinagbantaan pa niya ako na kanya akong isusumbong sa pinsa niya. At umuna na ito ng uwi sa akin at nagmamadali. Pero agad ko na rin itong sinundan. Ngunit nakakailang hakbang pa lang ako ay bigla ko nang narinig ang malakas niyang sigaw at humihingi ito ng tulong. Kaya mabilis akong tumakbo at pinuntaan si Rene. Naabutan kong nakahiga na ito sa lupa habang siya ay inaatake ng isang malaking baboy. At nang lalapit na ako para tumulong, ay biglang napatingin sa akin yung baboy. At nakita ko na naman yung nakakatakot na matang iyon. Pero hindi lamang mata ang nakita ko, kundi pati na rin ang matutulis nitong mga ngipin. At nagtaka ako nang bigla na lang nitong iniwan si Rene matapos na magkatitigan kami. Ngunit may napansin ako sa malaking baboy na yon bago pa yon tuluyang nakaalis. Dahil may kumikintabi yon sa kanyang tenga. At hindi ako maaaring magkamali. Dahil
pamilyar iyon sa akin. Isa iyong hikaw at hikaw iyon na nakita kong suot ni Magda. Tinulungan ko si Rene na makatayo at nagmamadali na kaming umuwi. Sa barracks ay hindi pa rin kami makapaniwalang dalawa ni Rene na inatake siya ng aswang. Nung una nga ay hindi pa rin iyon sumisiksik sa utak ko. Dahil ibang pagkakaalam ko sa itsura ng mga aswang na malimit kong marinig. Pero tiniyak sa akin ni Rene na aswang iyon at wala nang iba. Pagkat may kakayanong manong magpalit ng anyo ang mga ito, pagpapaliwanag pa niya sa akin. At naniniwala naman ako dahil sa noon lang ako nakakita ng baboy na nakahikaw. At hikaw iyon ni Magda. Hindi ako maaaring magkamali. Napagtagpi-tagpi ko na baka nagalit ito kay Rene. Kung kaya inatake niya ito. Dahil sa pagtatangka nitong panggagahasa kay Magda. Halos madaling araw na nang kami ay nakatulog ni Rene dahil sa nangyari. Pero bago pa pumutok ang araw ay nagising na ako habang si Rene ay naghihilik pa. Nagpadingas na ako ng apoy para magpainit ng tubig. Pero laking gulat ko nang makita ko na lang ang isang babae na nasa loob na at nakaupo sa may gilid ng mesa. Natulala talaga ako at hindi nakapagsalita. Grabing takot ang naramdaman ko. Gusto kong sumigaw pero parang may malakas na pwersang pumipigil sa akin. Maya-maya pa ay bigla ito nagsalita at sinabing wag daw akong matakot. Pagkat hindi siya masama at hindi niya raw ako sasaktan. Noong nakaraan pa raw niya ako gustong kausapin upang balaan. Siya pala yung nakita ko. Nagpatuloy ito at sinabing gusto lang daw niyang ipagbigay alam sa akin na ang babae raw na kinahumalingan ko ay kanyang kambal. Bigla akong naisip si Magda. Oo, sabi niya, na para bang nababasa din ito ang nasa isipan ko dahil hindi ko naman binanggit ang pangalan ni Magda. Pagpapatuloy pa niya sa apilitang hinihiram ni Magda ang kanyang anyo at sinabihan niya ako na titigan ko siyang mabuti dahil ang nakikita ko raw ng mga sandaling iyon ay siyang tunay na anyo ni Magda. Dahil sa kakayang taglay ni Magda ay kaya niya magpalit silang dalawa ng anyo. Magkaiba raw sila, aswang kakambal niyang si Magda at dahil ito ang nagmana sa pagiging aswang ng kanilang ina. Binalaan niya ako na iwasan na si Magda dahil mapapahamak na daw ako. Halos hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig dahil lahat ng nakita ko kay Magda ay kabaliktaran ng nasa kanyang kakambal. Nakausap ko ng mga sandaling iyon. At nasabi ko pa sa aking sarili na kaya pala birhen pa siya. Na hindi naman po sa panlalait pero wala talang magkakagusto sa ganong itsura. Maya-maya ay biglang nagising si Rene. Kung kaya nagmamadali ng umalis yung kakambali Magda. Pero muli niyang ipinaalaala yung kanyang bilin sa akin. At sinabi pa nitong lisanin ko na raw ang lugar na yon. Dahil hindi raw ako titigilan ni Magda. Nang wala nang babae habang naghihilamo si Rene, ay sinabi ko dito na gusto ko nang umuwi at ayaw ko nang magtrabaho. Bigla itong nagulat sa sinabi ko at napatanong kung bakit. Kung tungkol daw iyon sa nangyari noong nagdaang gabi, ay kalimutan ko na lang daw. Pagkat wala na iyon sa kanya. At humingi pa nga ito ng tawad sa akin. Hindi na rin daw niya ako isusumbong sa misis ko na kanyang pinsan. Pero ipinaliwanag ko naman sa kanya na hindi naman iyon yung inaalala ko. Kung kaya kinuwento ko sa kanya mga sinabi sa akin ng babae. Pero hindi ko na binanggit ang tungkol sa pagpapalit nila ng anyo. Hindi ko sinabi kay Rene
ang tungkol sa tunay na anyo ni Magda. Dahil sigurado akong katakot-takot na pambubuska ang aabutin ko mula dito. Sinabi ko kay Rene na nanganganib pareho ang buhay namin. At dun pa lang ito medyo nakapag-isip-isip. Kung kaya kinahapunan ay kinausap na namin ni Rene yung may-ari na nagpapagawa ng bahay. Pumayag naman ito pero malaki ang kanyang panghinayang. Sinabi nito sa amin na nahihirapan kasi siya makakuha ng gagawa dahil sa natatakot yung mga tao sa kanilang lugar dahil sa aswang na pinaniniwala ang naninirahan din doon. Ihirit pa sana si Rene at sasabihin pa sanang yun din ang dahilan namin kung kaya uuwi na kami. Pero bigla ko itong siniko ng pasiple. Mabilis na lumipas ang panahon. Makaraan ng halos magdadalawang taon ay naimbitahan kami sa isang kasalan sa Karatig Bayan. Kung kaya muling bumalik sa alaala ko yung mga naranasan ko doon. Habang kumakain kami ay nagulat ako nang bigla na lang may lumapit sa akin. At nang tumingala ako ay bigla akong kinabahan. Kaya nagtaka yung asawa ko at bakit daw ako namumutla. Nakita ko kasi si Magda. Pero kaagad naman ito nagpakilala at sinabing siya si Yunor, ang kakambal ni Magda. Wala na raw ito, nagpakalayo-layo na. At hindi na niya maaaring gamitin pa ang kanyang anyo. Di ko na inalam kung ano nangyari. Ayoko nang pag-usapan pa ang tungkol kay Magda. At may kasama itong bata. At sa paraan pala ng tingin sa akin ni Yunor ay parang nauunawaan ko na ang nais nitong ipahiwatig sa akin. Nagbunga ang ginawa namin ni Magda. Pero maayos naman ang itsura ng bata at nakakahawig ko pa nga. Sa bagay, ang nangyari naman kay Magda ay bunga ng isang sumpa dahil sa mga nagawang kasalanan ng nanay nilang aswang. Isa ito sa sinabi din sa akin ni Yunor na magkita at magkausap kami. Hanggang dito na lang po Sir PB ang akin pong kwento at nakakatakot na karanasan. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB, at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Lynn at may nais po akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay karanasan ng isa kong kaibigan na si Ate Christy. Bali nakasama ko po siya sa trabaho nang unang beses po akong nang ibang bansa. May edad na po siya at marami siyang mga kwentong kababalagan. Ito yung naging libangan ko noong mga panahon yon, lalo na kapag na-homesick po ako. Isa sa mga naikwento niya sa akin ang nais kong ibahagi dito sa inyong programa. Sabi ni Ate Christy, totoo nangyari ito sa kanilang probinsya. At talagang mayroong mga aswang doon sa kanila. Angkan-angkan pa nga. 10 taong gulang pa lang siya na mangyari ito. Kung kaya, mahabang panahon na rin ang nakalipas. Nung mga panahong iyon ay usong-uso sa probinsya nila ang pagdayo sa iba't ibang lugar para makiani. Kung minsan, binabayaran sila ng palay at kung minsan naman ay pera. At ganun din kapag may gusto magpatanim. Kaya madalas ay sumasama sila ng kanyang ate sa kanilang mga magulang para makatulong. Medyo malaki din kasi ang pamilya nila. 8 silang lahat na magkakapatid. Isang araw ay dumayo silang muli para makiani sa Karatig Bayan nila. Kasama din nila noon yung nakababatang kapatid ng tatay nila
na si Uncle Ingo at yung asawa nito na si Auntie Linda. Madilim pa ay umalis na raw sila noon ng kanilang bahay. Dahil medyo malayo yung pupunta nila at maglalakad lang sila. Sanay naman sila sa mahabang lakaran. Dahil hindi pa uso noon ang mga pampasaherong sasakyan. Kaya puro lakad talaga ang ginagawa ng mga tao sa tuwing may pupuntahan sila. Kung minsan sumasakay sila sa kanilang mga alagang kalabaw o di kaya ay kabayo. Pero wala naman kasi silang alagang ganun noon. Manok at baboy lang ang meron sila. Nang dumating sila doon sa kanilang destinasyon ay pasado alas 7 pa lang. Pinag-almusal muna sila nung nagpapagawa bago pinagsimula. Nalaman ng tatay nila na may patrabaho doon dahil sa kababaro nilang si Mandoming. Sinabihan daw kasi ito nung may-ari na siya'y nangangailangan ng mga tao pagkat magpapaaninga. At kung may kakilala ay sabihan. Kaya nalaman ng tatay nila ang tungkol sa patrabaho na yon. Nang nag-uumpisa na sila ay halos hindi sila mag-imikan na magkapatid dahil sa sobrang abala nila. Pero nang hindi na makatiis ang ate ni Ate Christy ay nilapitan daw talaga siya nito at kinalabit. Sabay sinabi na may mga aswang sa lugar na yon. Nanagulat naman itong si Ate Christy nang kanyang marinig ang sinabi ng ate niya. At sinita niya ito na sinabiang ituon na lang ang atensyon sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa rin ito nagpaawat. At pasimple pang iningusaw sa kanya yung isang lalaking titig na titig sa nanay nila. Na nakita pa nilang gumagalaw ang magkabilang balikat nito dahil sa paghinga. Na para bang humihingal lang mabilis dahil sa matinding kasabikan. Maya-maya ay napansin nilang bigla na lang humarang yung tatay nila sa paningin ng lalaki. At nakita nila itong nagalit at bumalik na sa kanyang ginagawa. Ayon kay Ate Christy ay iyon lang naman yung natatandaan nila. Wala namang ibang nangyari na hindi maganda. Pero nang pauwi na sila, habang naglalakad ay bigla na lang silang nagulat nang makakita sila ng tatlong malalaking aso na tila ba naghihintay sa may bandang itaas ng burol at nakaharang talaga sa kanilang daraanan. Sa takot nilang magkapatid ay nagpasalikod silang dalawa sa tatay at ang kulinggo nila. Dahil sa kakaibang laki noon ay kinutubo na kagad sila nang hindi maganda. Kaya hinugot na nila ang kanilang mga itak. Kahit nga ang nanay at tsay nila ay naglabas na rin ang kanilang mga itak. Di nagtagal ay dahan-dahan ang lumakad yung malalaking aso palapit sa kanila. Kaya iniangat na nila yung mga hawak na itak. Nakita pa nilang inilabas ng mga ito yung mga matutulis at naglalakihan nilang mga pangil. Biglang sumagi sa isip ni Ate Christy yung lalaking titig na titig sa nanay nila nung sila ay nag-aani. Dahil parang nakita niya sa mga mata ng isang aso na kasalukuyan noong nasa harapan na nila. Ganun na ganun din kasi yung paraan ng pagtitig nito. Kaya mabilis niyang ibinulong sa tatay nila na yung isang aso ay yung lalaki doon sa pinagtrabahuan nila. Na agad namang naunawaan ng tatay niya kung sino yung lalaking kanyang tinutukoy. Dahil napansin rin pala nito yung kakaibang pagtitig na yun ng lalaki. Kung kaya pala bigla itong pumagitna at tinarangan yung paningin noon na kanya talagang sinadya na takpan ang asawa. Nang mga ilang dipa na lang ang layo ng mga aso sa kanila ay agad na sinabi ng tatay nila na kanila silang nakikilala.
at sisiguraduhin niyang lahat ng kanilang angkan ay madadamay kapag sila'y nagpumilit. Mahigpit nilang hinawakan ng magkapatid ang kanilang mga itak, pati ang kanilang mga asawa ay humanda na rin. Nakita kasi nilang wala nang tigil sa pag-angil ang mga ito, at anumang oras ay susunggaban na sila. At bigla na nga lang magkakasabay na lumundag ang mga aso sa kanila. Iwinasiwas naman nila ang kanilang mga itak, pero nagawa pa rin ng isang aswang na masabitan ang tatay nila, Ate Christy, na nahila pa ito ng ilang hakbang mula sa kanilang kinatatayuan. Pero iniwan lang din at nagpatuloy na yung mga aswang na nagpanggap na aso sa kanilang pagtakbong palayo. Nasugatan ang tatay nila sa may palikat at gilid ng ulo nito. Pero nagawa din naman nilang mataga ang dalawa sa mga iyon, kung kaya amanos lang naisip nila. Doon na rin muna sa bahay nila dumiretso ang Uncle Ingo nila at asawa nito. At walang naging ibang laman ang kanilang mga usapan, kundi ang tungkol sa kanilang naranasan sa mga aswang. Hindi naman nila masyadong ipinagtaka iyon, dahil noon pa man ay naniniwala na sila sa mga ito. Dahil maraming pagkakataong nakaranas na rin ang iba nilang mga kamag-anak at ninuno. Pero maya-maya ay biglang nagsalita ang nani nila, Ate Christy. Bigla nitong pinasag ang kanyang pananahimik at may ipinagtapat. Kwento ng nani nila, ang lalaki palang iyon ay dati niyang nobyo. At kaya nga niya hiniwalayan ay dahil nalaman niyang aswang pala ang buong angkan nito. Hindi nga raw niya akalaing naroon din pala yung dati niyang nobyo. Ngunit huli na para sila ay umatras pa, kung kaya nanahimik na lang siya. Na hindi niya akalaing malaki pala talaga ang galit nito sa kanya at gusto pa rin gumanti. Mula noon ay iniwasan na nilang magtrabaho sa malayo. Nag-alala kasi sila na baka magtagpo na namang muli ang landas nila ng dating nobyo ng nanay nila. Kumusta po kayo, Sir PB? Ako nga po pala si Lando, at kasalukuyang naniniraan dito sa may Malabon. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyo ay totoo pong nangyari. Naganap po ito dun sa aming probinsya. May katagalan na rin po, dahil mga pinatilyo pa lang kami na mangyari ito. Ang totoo, noon pa man ay may napapabalitang aswang na sa aming lugar. Pero hindi naman nila matukoy kung sino. At may matalik po akong kaibigan noon. Bali kababata ko rin siya. At siya po ay si Henry. Ito pong si Henry ay sadyang pilyo. Mga bata pa lang kami, ay talagang sagad na ang kalokohan at kapilyuhan nito. Marami talaga itong nalalamang kabalbalan at parang hindi nauubusan. Pero yung mga ginagawa niya ay talagang nakakatuwa at nagpapasaya sa aming magkakaibigan. Hanggang sa magbinata na kami, ay daladala pa rin niya ang kakulitan. Elementary pa lang kami noon, ay natuto na kaming manigarilyo at uminom. Pero kung sakaling may mga bata mang nakakarinig ng kwento kong ito, ay huwag niyo sanang tularan. Madiskarte nga rin po pala si Henry at talaga namang mautak. Kapag nakikita niyang may nangunguha ng nyog at nagkokopra, ay kanyang inuutusan yung mga kabarkada naming mas bata. Pinapanakaw niya yung mga ibinibilad nilang nyog na wala na sa baho. At iniipo naman namin yon. At pagkatapos ay ibinibenta namin sa bayan. Kung minsan naman ay yung mga pananim ng iba ang aming dinadali.
at naglalagay din kami ng mga bitag malapit sa mga bahay ng kanayo namin. Na alam naming naaabot at pinupunta ng kanilang mga alagang manok. At kapag nakakahuli, ay iyon ang aming pinupulutan. Pagdating naman sa mga lamang tubig ng batis, ang diskarte namin ay sodium. Bawal po ito dahil pati yung mga maliliit ay talagang nalalason. Pero iyon kasi ang pinakamabilis na paraan namin noon. Kaya ang dami naming nakukuha mga isda at hipon, pati na nga rin mga talangka. Kaya hindi kami noon umaasa sa aming mga magulang. Pero aminado akong masama yung mga ginagawa namin. At kaya ko nga po ibinahagi ito para magbigay aral sa mga nakikinig. Na maging patas tayo at huwag man loko o manlalamang ng ating kapwa. Dahil lahat ay may katapat. Sabi nga ng isa sa tagapakinig ni Sir PB na nabasa ko sa kanyang komento, bawat kaldero ay may kasukat na takip. Nang ibig sabihin, lahat tayo ay may katapat. At darating ang panahon na tayo ay magbabayad sa ating mga mali at kasalanang nagawa. Dahil ganyan po ang nangyari sa kaibigan kong si Henry. Isang araw kasi ay nagulat na lang ako nang makita ko siyang may dalang sasabunging manok. Mahilig din po kasi talaga ito sa manok at sabong. Kaya ang buong akala ko noon ay magsasabong kami. Pero napaisip naman ako kung saan kaya mayroong tupada. Dahil sa aking palagay ay wala nung araw na yon. Pero sa likod ng isipan ko, malamang ay mayroon na namang kalokohang gagawin ito. Na mayroon na naman siyang binabalak at gagawing kababalagan. At nang tanungin ko nga siya, ay ngingiti-ngiti ito. Na wala pa man, ay tila ba natatawa na sa naisip niyang kalokohan na gagawin. Hindi siya matapos-tapos sa pagkukwento tungkol sa gagawin namin. Dahil panay nga ang tawa nito. Hanggang sa naipaliwanag niya rin sa akin nung uli. Pero tumanggi talaga akong sumama dahil lupa yung delikado. At naisip ko rin siguradong magagalit kung sino man yung gagawa namin ng kalokohang iyon. Pero naging mapilit si Henry at parang sinusumbatan pa ako sa mga naging utang na loob ko sa kanya. At kinokonsensya pa niya ako bilang isang tunay na kaibigan. Kaya sa madaling salita ay napapayag na rin niya ako nung uli. Pero hindi ko talaga gusto ang ideya niyang yon. Mula dun sa bahay namin, lahat ng madaanan naming bahay at walang tao, ay inihahagis namin yung pangsabong niyang manok na may tari. Kung kaya sasalpukin naman iyon ng mga manok na alaga ng may bahay. At syempre, dahil sa mga wala silang tari, ay isa-isa silang bumabagsak sa lupa at nagkikisay. Ang talas pa naman ng tari niya. Dahil sa tatay niya iyon na isang sabungero at talagang mananari. At kapag kontento na siya sa dami ng mga manok na nakandusay sa lupa, ay tsaka pa lang niya aawitin ng kanyang manok at kukunin. Hanggang sa dumating kami sa bahay ng isa pa naming kanayon, natawagin na lang natin sa pangalang si Tatay Kupoy. Tinatawag po kasi naming tatay ang lahat ng matanda sa baryo namin. At ganun din nga ang kanyang ginawa. Nang malaman naming walang taong naroon, ay agad niyang inihagis ang kanyang manok na may tari. Na agad naman itong nilapitan ng mga tandang nanaroon. Na kung may mga tari lang rin sana ang mga iyon, ay hindi rin tatagal ang manok na dala namin ni Henry. Pero dahil nga sa ang manok lang niya ang may tari, kung kaya naman, wala talaga silang panama. Wala talagang mananalo ni isa sa kanila sa manok na dala ni Henry. At dugo ang bumagsak sa lupa ang mga ito.
Naawa pa nga ako sa isang manok na nakita kong naghihingalo. Di ko alam, pero iba na talaga yung pakiramdam ko. Biglang kumabog ang dibdib ko at kinabahan talaga ako ng todo. Kaya pinadampot ko na kay Henry yung kanyang manok at niyaya ko na itong umalis. Tuwang-tuwa siya sa nangyari. Habang ako naman ay hindi man lang mangiti sa kalokohan naming iyon. Hanggang sa magpaalam na kami sa isa't isa. Niyaya pa nga niya akong uminom pero tumanggi na ako. Dahil sa iba na talaga ang pakiramdam ko. Kaya siya na lang daw ang dadayo ng inom. At naghiwalay na kami ng daan. Paggabi na ang dumating ako sa bahay dahil sa layo ng aking nilakad. At tulad ng dati ay napagalitan na naman ako at pinagsabihan na akin ang iwasan si Henry dahil wala raw itong ginawang mabuti at wala rin itong idudulot na maganda para sa akin. Sa isang banda ay napaisip din ako na tama din naman talaga yung payo ng mga magulang ko sa akin. Kaya sinabi ko sa aking sarili na iyon ang huli na sasama ako kay Henry sa mga kalokohan niya. Nang nakahiga na ako at matutulog na nung gabi ring iyon, ay parang may narinig akong kunin ng aswang. Bigla akong kinabahan. Mahina lang iyon, indikasyon na nasa malapit lang ito. Tinignan ko yung mga kapatid ko sa pag-asang baka may gising pa sa kanila. Pero mahimbing na ang tulog nilang lahat. Kaya tumayo ako at nagpa siya napuntahan sila tatay. Pero nang palabas na ako ng silid ay bigla na lang akong nabangga na nagtaka ako pagkat wala naman ako nakitang naroon at wala naman talaga akong dapat nabanggaan. At bigla akong napasigaw na malakas. Pero nakapagtatakang wala man lang lumabas na kahit anumang boses mula sa akin. Kitang kita ko ang isang aswang na naglalaway at dilat na dilat ang kanyang mga mapupulang mata na nakatitig sa akin. Gusto ko ring ipikit noon ang aking mga mata para hindi ko makita yung nakakatakot na mukha. Pero nakapagtatakang hindi ko rin iyon magawa. At narinig ko ang malalim at malaking boses nito na kanyang kinausap. Pero hindi ko nakikitang bumubuka ang kanyang bibig. Tinanong niya ako kung sino ang pumatay sa kanyang mga alagang manok. Naiiyak ko namang sinabi na hindi ako. Muli niyang inulit ang tanong. Kaya wala na akong nagawa pa kundi ang ituro si Henry at humingi ako ng tawad sa aswang. Muli kong narinig na nagsalita ito at sinabing alam naman daw niya at kasama pa nga raw ako ni Henry, pero ang nagbitaw ng manok ay si Henry. Gayon pa man ay damay pa rin umano ako. Pero dahil sa humingi ako ng tawad at yun ay bukal sa puso ko, kung kaya kanya akong pinatawad. Dahil yun lang naman daw ang gusto niyang marinig. At dahan-dahan na itong umatras sa bahagi ng bahay namin na madilim. At sa isang iglap ay bigla na lang naglaho. Makailang ulit ko pang kinurot ang balat ko at sinampal ang aking mukha. Sa pag-aakalang baka binapangungot lang ako. Pero totoo ang lahat. Totoong nangyari ang lahat. Kaya sa mga nagsasabing hindi totoo ang mga aswang at parang ginagawa lang nilang katatawanan, na gumagawa sila ngayon ng mga palabas at pinagmumukhang mahina, hindi po ganyan. Huwag po kayong maniniwala. Totoo po itong sinasabi ko. Hindi sila mapangkaraniwan at marami silang nalalaman at kakayahan. Pero ang malungkot, kinabukasan ay nabalitaan ko na lang na namatay si Henry. At base sa kwento-kwento, lalo na ng mga nakakita sa bangkay niya, ay wala daw dudang aswang pumatay dito. Pagkat nilapa talaga.
At nang dumalo nga ako sa unang gabi ng lamay nito, ay may takip ang kanyang mukha ng tela. Pagkat hindi kayang ayusin ng punerarya, naluha ako nang makita ko si Henry na nasa ataol. Naalala ko yung mga masasaya naming pinagsamahan. Kahit ganun kasi ito, ay masaya talagang kasama. Nasobrahan nga lang sa pagkapilyo. Hanggang sa bigla na lang lumapit din sa ataol si Tatay Kupoy. Na medyo ikinagulat ko pa nga yung daglian niyang paglapit na yon sa akin. Tiningnan din niya si Henry sandali at maya-maya ay bigla na lang nagsalita ng hindi kasi siya marunong humingi ng tawad at siya pa ang matapang. Napatingin akong bigla sa kanya at nagtamang aming mga paningin. Wala naman akong ibang reaksyon na nakuha sa kanya. Seryoso siya sa kanyang sinabi. At matapos namin magkatitigang sandali, ay bigla na rin itong tumalikod at iniwan ako. Kaya mula mismo nung oras na yon, ay alam na alam ko na kung sino yung sinasabi nilang aswang sa baryo namin na hindi nila matukoy. Pero alam ko ring mabait ito. Hanggang dito na lang po Sir PB at marami pong salamat. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.